Ang mga android ay napapailalim sa mga kakilakilabot para sa kasiyahan ng kanilang mga bisita sa isang western theme park. Kapag ang ilan ay nagsimulang magkaroon ng kamalayan, ito ay nagdudulot ng problema para sa mga tao. Sa isang silid, naniniwala si Dolores na nananaginip siya at gustong magising dahil natatakot siya. Isang lalaki ang nagtanong kung tinanong niya ang kanyang katotohanan, at sinabi niyang hindi dahil pinili niyang makita ang kagandahan sa mundo. Sa panahong ito, dumapo ang langaw sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya gumagalaw, kahit na gumapang ito pataas sa kanyang nakabukas na mata. Nagising si Dolores sa kanyang old western na tahanan at binati ang kanyang ama, si Peter. Sa ibang lugar, sumakay si Teddy ng tren papuntang Sweetwater Station. Maya-maya, dumating na sila, at isang babae ang nagkomento kung paano mukhang hindi ka panipaniwala ang lugar. Dapat daw sabi ng partner niya, dahil binayaran nila ito. Naglalakad si Teddy sa bayan, nakarinig ng balita tungkol sa isang bawal na nagngangalang Hector. Nagtanong si Sheriff Pickett kung hahanapin niya ang outlaw, at tumanggi si Teddy. Sa Mariposa sa Luon, isang babae ng gabi na nagngangalang Clementine ang nanligaw sa kanya, ngunit nais ni Teddy na makuha ang atensyon ng isang babae, hindi magbayad para dito. Nagtalo si Madam Maeve na ang mga lalaki, ay palaging nagbabayad para sa pansin, ngunit hindi bababa sa kanilang mga serbisyo, ay isang nakapirming presyo. Sa bintana, napansin ni Teddy si Dolores, kaya sinundan niya ito, at kinuha ang isang lata na iyon bumababa siya. Nang makita siya, maluhaluhang umiti ang babae, at ipinaalala niya sa kanya na nangako siyang babalik siya. Nang gabing yon, malapit na sila sa bahay ni Dolores nang makarinig sila ng putok ng baril. Mabilis na tinungo ni Teddy ang bahay, sinabihan ang babae na manatili sa likuran. Sa harap ng bahay, binaril ni Rebus si Peter, at binuhusan ng gatas ang katawan nito. Ang kanyang kinakasama, si Walter, ay nagreklamo na pinatay niya ang asawa bago sila makapaglibang sa kanya. Biglang dumating si Teddy, at pinagbabaril ang dalawang lalaki. Nang mahanap ni Dolores ang kanyang ama, siya ay nagdadalamhati, ngunit isang man in black ang lumapit sa kanya. Mabilis, kinuha niya ang baril ng kanyang ama, at tinutukan, ngunit pinaalis ito ng lalaki, at sinampal siya. Nagkomento siya na mayroon silang 30 taon ng kasaysayan, ngunit hindi siya naaalala ni Dolores. Si Teddy ay lumabas ng bahay at binaril ang man in black. Ngunit ang mga bala ay patuloy na tumatalbog sa kanya. Sa takot, napaluhod si Teddy. Gayunpaman, nang hilahin ng lalaki si Dolores, nagsimulang mag-shooting muli si Teddy. Nangako si Dolores na gagawin niya ang gusto niya kung hindi niya sasaktan si Teddy, ngunit muli niya itong sinampal, na napansin na hindi siya nagbayad para sa isang bagay na madali. Upang hikayatin siyang lumaban, binaril niya si Teddy, pinatay siya, bago kinaladkad ang sumisigaw na si Dolores sa kamalig. Isang umaga. Nagising si Dolores sa kanyang kama. Nagising din si Teddy sa tren. Nakatingin siya sa labas ng bintana, hindi alam na nakatira talaga siya sa isang mundong sinusubaybayan sa Westworld Mesa Hub. Doon, ang mga manggagawa ay nagtatayo ng mga makatotohanang hayop at tao, habang sinusuri ng iba ang mga android na ito. Sinusuri ng head of the behavior lab, Bernard Lowe, si Clementine, na isang android. Ipinakita niya sa programmer na si Elsie kung paano nakabuo si Clementine ng bagong kilos. Na maaaring inilagay ng Westworld co-founder na si Dear Robert Ford sa huling update. Ang mga kilos ay tinatawag na reveries na nakatali sa mga alaala. Nagtatalo si Elsie na ang mga alaala ay nalilinis sa bawat loob ng salaysay, ngunit iniisip ni Bernard na na-access sila ng Ford tulad ng isang hindi malay. Naniniwala siya na ginagawa nitong parang totoo ang kanilang mga android na tinatawag na hosts. Pagkatapos ay pumunta si Bernard sa control room kung saan si Teresa Cullen, pinuno ng quality assurance, ay nag-uulat na may isang bagay sa malamig na imbakan na hindi mapakali. Sumali si Bernard sa response team, na pinamumunuan ni Ashley Stubbs, sa isang silid na puno ng hindi nagamit ng droids. Doon, nakita nila ang kanilang amo, si Dear Robert Ford, na nakikipag-usap sa isang matandang host, si Old Bill. Lumapit si Bernard sa kanyang amo, na nagkomento kung paano palaging mabuting tagapakinig si Old Bill. Ang pangalawang host na kanilang binuo. Gayunpaman, ang mga lumang modelo na tulad niya ay patuloy na nasisira at gumagalaw ng hindi makatotohanan. Pagkatapos ay inutusan ng Ford si Old Bill na itago ang sarili para bumalik ang android sa storage. Sa Westworld, muling binati ni Dolores si Peter, habang si Teddy ay dumating sa bayan. Kapag dumaan siya sa sheriff, gayunpaman, hindi niya ito pinapansin. Sa halip, isang bagong dating na mag-asawa, sina Craig at Lori, ang napili para tugisin si Hector. Nang maglaon, sinundan muli ni Teddy si Dolores, ngunit isang grupo ng mga bisita ang nagredirect sa kanya. Dahil dito, nang ihulog ni Dolores ang kanyang lata, kinuha ito ng man in black. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang iba pang mga plano ngayon, kaya nagpaalam siya sa kanya. Ang man in black ay tumungo sa saloon at sumali sa isang poker game kasama si Kissy. Sa ibang lugar, may langaw na dumapo sa mukha ng sheriff, at nagsimulang mag-glitching si Pickett. Ang sheriff ay dinala sa hub, kung saan sinaway ng narrative writer na si Lee Sizemore si Bernard para sa malfunction.
Nagtataka si Teresa kung dahil ba ito sa update, kaya nag-utos siyang i-pull out ang mga updated hosts. Tiniyak sa kanya ni Bernard na buo ang core code ni Piquet, kaya hindi pa rin niya masasaktan ang sinumang bisita, kahit isang langaw. Sa pamamagitan nito, pinapayagan niya itong i-diagnose si Piquet, habang tinitiyak na walang ibang hindi nakascript na paggalaw ang mangyayari. Malapit sa ilog, inanyayahan ni Dolores ang isang batang lalaki na makita ang mga kabayo, ngunit ibinulong niya sa kanya na hindi siya totoo. Pinalis ang komento, naghahanda siyang umalis. Sa ranso, inaalagaan ni Pedro ang kanyang mga baka kapag may nakita siyang bagay sa ilalim ng lupa. Pag-uwi ni Dolores, ipinakita sa kanya ni Peter ang isang modernong larawan na nakita niya. Nang makita ang mataong lungsod sa larawan, nalilito si Peter, ngunit paulit-ulit na inuulit ni Dolores na hindi ito mukhang anuman sa kanya. Sa hub, nagreklamo si Lee kay Teresa tungkol sa pagsisikap ni na Ford at Bernard na gawing mas parang buhay ang mga host kapag walang gusto iyon. Bumisita ang mga bisita para ilabas ang kanilang mga pantasya, at gumagana ito dahil alam nilang hindi ito totoo. Pinigilan siya ni Teresa na punahin ang kanilang amo, ngunit naisip ni Lee na dapat niyang simulan ang patakbuhin ang lugar. Sa pagpuna na ang kanilang parke, ay maaaring higit pa kaysa sa pagtutustos ng mga pantasyang cowboy. Gayunpaman, kinukutya siya ni Teresa dahil hindi niya nauunawaan ang mas malaking larawan. Samantala, lumabas si Kissy sa saloon ng laslasan ng Man in Black ang kanyang lalamunan, at kinalagkad siya palayo. Nang maglaon ng gabing yon, binuhusan ni Walter ng gatas ang ilang namamatay na host sa saloon. Pagkatapos ay nilapitan niya ang dalawang natatakot na bisita at ininom ang gatas. Ngunit natapon ito sa mga tama ng bala kung saan siya binaril ni Teddy. Paglabas, ibinuhos niya ang natitirang gatas sa katawan ni Rebus. Bigla siyang huminto nang dumating na ang ground team. Iniisip ni Bernard na kinukumpirma nito na ang problema ay ang pag-update, kaya maaari nilang ibalik ang mga ito. Gayunpaman, tumanggi si Teresa na gamitin muli si Walter, at inutusan si Bernard na ibalik ang lahat ng na-update na host. Iniulat ito ni Bernard sa Ford, at idinagdag na ang mga reveries ang sanhi ng malfunction. Naniniwala si Ford na ang mga pagkakamali ay nag-trigger ng ebolusyon ng buhay na nararamdaman, kaya hiniling niya kay Bernard na pagbigyan siya sa kanyang mga paminsan-minsang pagkakamali. Kinabukasan, inukit ng Man in Black ang ulo ni Kissy, nagpaplanong maabot ang pinakamalalim na antas ng Westworld. Samantala, nagising si Dolores sa bahay, ngunit nakita niyang nakatitig pa rin si Peter sa larawan. Buong gabi siyang nandoon dahil nagsimula siyang magtanong ng mga tanong na hindi niya dapat gawin. Bigla niyang hinawakan si Dolores at sinabihang umalis. Pagkatapos ay may ibinulong ito sa kanya bago sumakay ang kanyang anak. Dumating si Dolores sa bayan at nagmamadaling pumunta sa klinika nang matagpuan siya ni Teddy. Siya ay tumakbo sa kanyang mga bisig, ngunit sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay may sakit. Bago sila makaalis ay may dumating na isang grupo ng mga taong nakakulong. Sa hub, ipinahayag ni Lee na ginawa niyang maaga si Hector ng isang linggo, kaya nasasabik siyang panoorin ang mga kaganapan. Matapos patayin ang isang representante, si Hector ay nagtungo sa saloon upang magnakaw ng isang ligtas, habang ang kanyang pose ay nagsimulang barilin ang mga taong bayan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Dolores na abutin ang kanyang kabayo upang bumalik sa kanyang ama. Habang tinatakpan siya, binaril si Teddy. Sa saloon, ang ilan sa mga tauhan ni Hector ay hindi nasisiyahan, kaya pinag-isipan nilang kunin si Clementine, ngunit binaril sila ni Maeve. Sa labas, ipinahayag ni Hector na dahil wanted siya sa bayan, bibigyan niya sila ng leksyon. Sa pagtataka ng lahat, binaril siya ni Craig. Nang gabing iyon, kumukuha ng mga larawan sina Craig at Lori kasama ang katawan ni Hector. Nakita ni Elsie, na naka-costume, si Dolores na nagluluksa para kay Teddy. Humingi siya ng tulong, ngunit pinigilan siya ni Elsie. Ang lahat ng na-update na host ay ibabalik sa hub. Sa isang testing room, pinalakas si Dolores para suriin ni Stubbs. Tinanong niya kung alam niya kung nasaan siya, at sinabi niya na nasa panaginip siya, ngunit gusto niyang magising dahil natatakot siya. Pagkatapos ay tinanong ni Stubbs kung sino man sa paligid niya ang nagtanong sa kanilang katotohanan, at sinagot ni Dolores na natakot ang kanyang ama. Sa isa pang silid ng pagsubok, iginiit ni Teresa na iscrap si Peter, ngunit iminumungkahi ni Ford na siya satin kung bakit unang nilabag ang kanyang sistema. Tinanong niya si Peter kung ano ang nangyari sa kanyang programa, at nauutal ang host habang binabanggit si Shakespeare. Pagkatapos ay inutusan ng lalaki ang host na i-access ang kanyang nakaraang configuration, na nagpapahintulot kay Peter na magsalita muli ng normal. Gayunpaman, kapag naiisip niya si Dolores, bumubulong siya na kailangan niya itong bigyan ng babala. Galit, sinabi niyang kailangan niyang protektahan si Dolores mula sa kanila. Sinabihan siya ni Ford na huminto, kaya nag-freeze siya. Pagkatapos ay hiningi ni Ford ang kanyang itinerario, at sinabi ni Peter na ito ay upang matugunan ang kanyang gumawa. Natutuwa, tinanong ni Ford kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanyang gumawa. Sa pagtingin sa kanila, sinabi ni Pedro na siya ay maghihiganti. Pagkatapos ay hinawakan niya si Ford at sinabi sa kanya na siya ay nasa bilangguan ng sarili niyang mga kasalanan.
Na alarma, hinila siya pabalik ng mga gwardiya, at pinatay siya ni Bernard. Pagkatapos ay nilinaw ni Bernard na hindi nila na-program ang alinman sa mga kamakailang pag-uugali ni Peter. Ngunit kinikilala ng Ford ang quote ni Shakespeare mula sa isa pang tungkulin na ibinigay nila kay Peter noon. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga reveries ay nagpapahintulot kay Peter na ma-access ang kanyang nakaraang programming. Samantala, tinanong ni Stubbs si Dolores kung ano ang ibinulong ni Peter sa kanya kanina. Ibinahagi niya na sinabi niya, ang mga marahas na kasiyahang ito ay may marahas na katapusan. Nagtataka, tinanong ni Stubbs kung nasaktan ba niya ang isang buhay na bagay, at sinabi niyang hindi. Tinitiyak ni Stubbs sa isang programmer na okay si Dolores. Idinagdag niya na si Dolores ay naayos ng maraming beses na siya ay halos bago, kahit na siya ang pinakamatandang host sa parke. Kinabukasan, nagising si Dolores sa kanyang tahanan, ngunit ang kanyang ama ay pinalitan ng bartender mula sa saloon. Habang nakatingin siya sa malayo, may langaw na dumapo sa kanyang leeg, at hinampas niya ito, pinatay ito. Habang dinadala sina Peter at Walter sa cold storage, may ibinulong si Bernard kay Peter. Sa disyerto, hawak ng Man in Black ang isang piraso ng anit ni Kissy na may mapa na nakatatuo sa loob. Isang gabi, nagising si Dolores sa isang walang laman na boses. Natutulog siya sa labas at nagtatanong ang boses kung naaalala niya. Sa futuristic na terminal, naghihintay ang magagandang host sa mga bisita. Tinanggap ni Logan ang kumpanya at isa pang babae, si Angela, ang tinatanggap ang kanyang kaibigan, si William, sa Westworld. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon, ang babae ay nagtatanong sa kanya ng medical at psikolohikal na mga katanungan upang matiyak na kaya niyang panghawakan ang anumang ibigay sa kanya. Sinabi ni William na hindi sila maaaring masaktan doon. Ngunit nilinaw ni Angela na maaari silang masaktan sa tamang halaga. Dinala siya nito sa isang pribadong suite para maghanda. Nagtataka si William kung totoo si Angela, ngunit tinanong niya kung mahalaga kung hindi niya masabi. Samantala, natuklasan ni Elsie na tila pinag-isipan ni Peter ang larawang nakita niya nang matagal sa halip na mabilis na mag-react. Upang mag-imbestiga pa, iminumungkahi niya na hilahin si Dolores mula sa kung ano ang maaaring nakahahawa ni Peter. Tiniyak ni Bernard sa kanya na naalis na si Dolores. Sa Westworld, pinupuntahan ni Dolores ang kanyang nakagawiang gawain, ngunit biglang na-overwhelm at nakitang patay ang mga taong bayan. Pinalis siya ni Maeve, at sinabi sa kanya ni Dolores na ang mga marahas na kasiyahang ito ay may marahas na pagtatapos, bago bumalik sa kanyang karaniwang programming. Samantala, nakakostume si William at pumasok sa isang pinto, na patungo sa isang western themed pub. Sumama sa kanya si Logan, at gumagalaw ang pub, na napagtanto ni William na nasa tren na sila. Habang nakatingin sila sa labas ng bintana, nasasabik si Logan na makita kung paano ilalabas ng lugar kung sino talaga si William. Sa panahon ito, hinatulan ni Sheriff Reed si Lawrence ng kamatayan kapag naantala sila ng Man in Black. Pinatay niya ang sheriff at ang kanyang boss bago lumapit kay Lawrence, na binanggit na ipinadala siya ni Kissy doon. Inihagis niya ang anit ni Kissy sa kanya. Nakinilala ang tattoo bilang isang maze kung saan ang pinakamalalim na antas ng laro ay. Gusto niyang tulungan siya ni Lawrence na mahanap ang pasukan, kaya kinuha niya ang lubid sa kanyang leeg at ginamit ito bilang tali para hilahin siya. Sa saloon, nanliligaw si Maeve sa isang bisita nang bigla niyang maalala na may pinatay, kaya napahinto siya. Dahil dito, dinala siya sa hub. Dahil hindi niya nakumbinsi ang bisita at bumababa ang bilang ng kanyang mga customer, maaaring madecommission si Maeve. Para maiwasan ito, pinoprogramahan nila siya para maging mas agresibo. Hindi nagtagal, dumating ang tren sa Sweetwater Station. Kapag may itinapon sa karwahe, sinubukan ni William na tulungan ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Logan dahil ipapadala siya ng host sa isang treasure hunt. Sa malapit, inihahanda ni Dolores ang kanyang kabayo nang huminto siya nang makita ang kanyang refleksyon sa isang bintana. Di nagtagal, nasa isang silid siya kasama si Bernard, kung saan tinanong niya kung sinabi niya sa sinuman ang tungkol sa kanilang mga pag-uusap. Tinitiyak niya sa kanya na wala pa. Nagtatanong siya kung may sinumang kamakailang nagbago o nag-update ng kanyang pangunahing heuristics. At sinabi niyang hindi. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanilang pinag-uusapan at idinagdag na maaaring hindi gusto ng ibang tao ang kanyang kakaibang paraan ng pag-iisip. Nang tanungin ni Dolores kung may nagawa siyang mali, inutusan lang siya ni Bernard na tanggalin ang kanilang pag-uusap sa kanyang mga tala at bumalik sa bayan. Samantala, si Maeve ay bumalik sa pakikipaglandian sa mga bisita ngunit sa huli ay tinatakot sila. Nabigo. Tumungo siya sa bar at nakita ang isang pagod na Clementine. Ang isa ay hindi masyadong natutulog dahil sa mga bangungot, kaya pinayuhan siya ni Maeve na gumising kanyang sarili upang maiwasan ang mga panaginip. Sa hub, isang manggagawa ang nagulat sa Stubbs na bumababa pa rin ang performance ni Maeve. Inutusan siya ni Stubbs na gawing madam si Clementine sa ngayon, pagkatapos, ay decommission nila si Maeve bukas. Sa isang restaurant sa Westworld, napansin ng lalaking nahulog mula sa karwahe na kumakain sina Logan at William. Kaya pinasalamatan niya ang huli sa pagsisikap na tulungan siya.
Nag-aalok siya sa kanya ng mapa ng kayamanan, ngunit sinabi ni Logan na hindi sila interesado. Nang mapilit ang lalaki, sinaksak ni Logan ang kamay ng lalaki, bago umalis. Kalaunan ay pinatulog ni Logan ang maraming host habang kasama ni Clementine si William. Gayunpaman, tinatanggihan niya ang kanyang mga pagsulong dahil mayroon siyang mahal sa bahay. Kinabukasan, pumasok si Ford sa Westworld sa pamamagitan ng elevator. Nahanap siya ng isang batang lalaki, nagkomento kung gaano kaboring ang lugar, kaya inanyayahan siya ni Ford na maglakad. Malayo sa kanila, dinadala ng Man in Black si Lawrence sa kanyang bayan. Paghinto sa labas ng isang bar, nagkomento siya kung paano niya kilala si Lawrence nang matagal, ngunit hindi niya alam na may pamilya na siya hanggang ngayon. Sa sandaling yon, tumakbo ang anak ni Lawrence sa kanya. Tumatawa ang lalaki, nagkomento kung paano siya gumugol ng maraming taon sa mundong iyon, ngunit nakatuklas pa rin ng mga bagong bagay. Sa takot, ipinaglalaban ni Lawrence na wala siyang alam na maze. Dumating ang isang barkeep na may dalang alak, ngunit alam ng Man in Black na inalerto niya ang mga pinsan ni Lawrence tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay binaril niya ang barkeep para kumbinsihin si Lawrence na sabihin sa kanya ang totoo. Dumating ang mga pinsan ni Lawrence, ngunit madali silang napatay ng lalaki. Nang tumanggi pa rin si Lawrence na magsabi ng anuman, kinuha ng Man in Black ang kanyang asawa para sa isang sayaw. Maluhaluhang sumusunod ang babae, habang hawak-hawak ni Lawrence ang kanyang anak. Pagkatapos ay binaril niya ang babae, pero laking gulat niya nang masama ang tingin sa kanya ng dalaga. Sinabi niya sa kanya kung nasaan ang maze, ngunit nagbabala na hindi ito para sa kanya. Sa pamamagitan nito, ipinagpatuloy ng Man in Black ang kanyang paglalakbay. Hila-hila si Lawrence kasama niya. Samantala, dinala ni Ford ang bata sa isang malawak na bakanteng espasyo. Gayunpaman, iginiit niya na ito ay puno na nagmumungkahi na mayroong isang simbahan na ang kampana ay tumutunog. Gamit ang kanyang imahinasyon, narinig ng bata ang kampana. Biglang, nakita ni Ford ang isang itim na spire. Sinabihan niya ang bata na umalis, at sumunod ang bata dahil host din siya. Sa ibang lugar, binisita ni Teresa si Bernard sa kanyang apartment, at magkakasama sila sa kama. Pagkatapos ng gawa, nagkomento siya na gusto niya ang katahimikan, na nakakabaliw dahil palaging nagsasalita ang kanyang mga nilikha, kahit na walang mga bisita sa paligid. Ipinaliwanag ni Bernard na kung paano nila ginagawa ang pagiging mas tao. Sa isang testing room, nagpapatakbo si Elsie ng diagnostics kay Maeve bago siya ma-decommission. Nakikita niya na si Maeve ay may labis na pagsalakay. Kaya pinalaki niya ang kanyang emosyonal na katalinuhan. Tinanong ng kanyang katulong kung maaari bang mangarap ang mga host dahil nagkwento si Maeve tungkol sa kanyang mga panaginip sa mga bisita. Itinuro ni Elsie na ang mga panaginip ay gawa sa mga alaala, at kung maaalala ng mga host ang ginawa sa kanila, ang mga tao ay magkakaroon ng problema. Pagkatapos ay napansin niya ang mga pahiwatig ng pisikal na kakulangan sa ginhawa mula kay Maeve, kaya inutusan niya itong suriin. Dinagtagal. Bumalik si Maeve sa parke, ngunit ginagamit ang kanyang mga kwento upang manalo ng mga kliyente para kay Clementine. Habang kausap niya si Teddy sa bar, biglang binaril siya ng isang bisita dahil sa kilig. Nang maglaon, pinangarap ni Maeve ang tungkol sa isa pang buhay nang siya ay nagkaroon ng isang anak na babae. Isang araw, isang katribo ang humawak ng kutsilyo sa kanyang ulo hanggang sa binaril siya ng isa pang lalaki. Pinatay ng ibang tribo ang lalaki, at inukit ang anit nito. Si Maeve ay tumakbo pabalik sa kanilang bahay, kasama ang kanyang anak. Kung saan ang ina ay mabilis na nagkarga ng isang shotgun. Sa halip na ang Trevisman, gayunpaman, ang Man in Black ang pumasok. Binaril niya siya, ngunit tumalbog ang mga bala mula sa kanya. Habang papalapit ang lalaki na may dalang kutsilyo, ipinikit ni Maeve ang kanyang mga mata, kusang gumising. Napunta si Maeve sa isang operating table na may dalawang trabahador na nakakita ng surot sa kanyang tiyan. Bigla siyang nagising, tinatakot ang mga manggagawa. Bumangon ang babae, nadapa habang hawak ang sugat sa tiyan. Kumuha siya ng scalpel at pinataka siya. Nang makita ang hindi pamilyar na lugar, napadpad si Maeve sa paligid ng hub, at sa lalong madaling panahon nahanap ang lugar ng imbakan kung saan naghihintay ang mga nasirang host para sa pagkukumpuni. Ang katakutan ay napaluhod si Maeve, na nagpapahintulot sa mga manggagawa na patahimikin siya. Samantala, muling nagising si Dolores sa kalagitnaan ng gabi. Sa labas, nagsimula siyang maghukay at nakahanap ng baril. Kinabukasan, ipinakita ni Lee sa mga host ang kanyang bago, brutal na storyline, na nangangako ng horror, romance, at excitement. Sigurado siyang ito ang susunod na kinahuhumalingan ng mga bisita, na magbibigay daan sa kanila na makita ang higit patungkol sa kanilang sarili. Gayunpaman, tahasan na tinanggihan ng Ford ang storyline na ito, sa pag-aakalang ito ay murang mga kilig at parlor tricks lamang. Naniniwala siya na ang mga bisita ay hindi bumabalik para sa mga halatang bagay. Sa halip, bumalik sila para sa mga subtleties at detalye. Nagbibigay daan ito sa kanila na matuklasan ang mga bagay na sa tingin nila ay hindi pa napansin ng sinuman na mamahalin nila. Alam na ng mga bisita kung sino sila, ngunit pinapayagan sila ng parke na masulyapan kung sino sila. Sa panahong ito, dinampot ni William ang lata na ibinaba ni Dolores sa parke.
Habang nakikipag-eye contact ang dalawa, nagkakaroon ng koneksyon. Nang maglaon, naglakad sina Ford at Bernard papunta sa parke. Ngunit nag-aalala ang huli dahil ang board ay umaasa ng bagong storyline. Nangako si Ford na magkakaroon pa rin sila ng isa at ipapakita sa kanya ang itim na spire. Ipinangako ng lalaki na ito ay isang bagay na orihinal na ginagawa niya para sa Westworld.